Kwentuhan at kulitan. I think this is the best time for us to reconnect. Takot ka, nagkaka-anxiety ka. Hindi ko mabilang. Ang dami. Gusto niyo ba ng hand sanitizer? Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. I got it because may meaning sa akin. Nahihilig ako medyo sa arts. Watch them play and have fun ngayong new normal. First, your avocado. Kung ano, tinanong siya ang bunga? Hindi siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! These and more sa Kapamilya Chat. Mabuhay mga kapamilya! Live na live tayo ngayon sa Ang Sa Iyo Ay Akin .abs-cbn.com/chat at sa YouTube account ni ABS-CBN. Hello kapamilya! Kaya naman start na natin ang Kapamilya Chat at pag-usapan na natin ang show natin na Ang Sa Iyo Ay Sakin. Pero before that, Aya, how are you? Yes. Hello, Ate Des. Kamusta ka dyan? Nasa room ka ba? Nasa room ako. Ikaw? Nasa room ka rin, di ba? Yes. Kasi kahapon lang tayo nagkita sa taping. Yun nga eh. So, by the way, guys, nasa lock-in taping kami ngayon. Nasa new normal lock-in taping kami. Actually, pangalawang round na natin to, di ba, yes, Ate Des? Kaya sobrang kailangan lagi tayong clean, lagi tayong safe, pinapractice naman natin ang social distancing. But before we talk about taping, Aya, paano naman ang community quarantine life mo? Like let's say, before ka pumasok dito sa bubble natin ng lock and tape. Bago dito, Ate Des, sobrang nakakapraning sa simula kasi parang hindi ka makalabas ng bahay. Ako pa naman, yung parang laging gusto ko adventure, diving, hiking, o kaya kung wala sa trabaho, ganun, biking, ganyan, o kaya mga sports. Kaya nung nag-lock-in, so nung una talaga hindi, isa ako dun sa mga parang ano ba to? Pero eventually, naka-adapt rin ako. Parang natuto ako mag-yoga, mag-gumawa ng mga bagay na ginagawa mo lang sa bahay. Yeah. Tinry ko magluto ng slight. Talaga? Slight. Ayun. Eh, ikaw, kamusta yung ano mo? Yung bago dito, bago tayo pumasok dito. Yes, well, di ba, nung lock-in, yung first round natin ng lock-in taping, meron tayong 1 month na makakauwi bago tayo nag-round 2. So, sumakto, di ba, yung ECQ noon, nung pagka-uwi natin. So, talagang alam natin na safe tayo, naka-uwi sa ating mga family, tsaka okay yung swab test results natin, we were all negative. Kaya, blessing yun talaga na safe tayo na makaka-uwi at makakasama natin yung family natin sa bahay. And of course, ako naman kasi, homebody ako. Sanay ako sa bahay. So, parang kumbaga nung nag-start tong pandemic na to, na nasa bahay lang, I was okay. Pero syempre, yung asawa ko, like you, he's very active. Nag-gym yan, nagbabike, gusto niya lagi lumalabas, nagbabasketball. Oh. Sa mga nami-miss niyang gawin. Kaya ngayon, sa bahay na lang din siya nag-workout. Ako naman, sinasabayan ko rin ng pag-workout. Diba, nag-workout din naman tayo dito noong round 1. Pero that was like one time lang. Tapos kanya-kanyang tayo. Kanya-kanyang kabisihan sa kanya-kanyang kwarto. Oh. Share ko lang guys, nung round 1 ng lock-in taping, meron kaming isang Sunday. Pero sobrang social distancing talaga. As in, 1 meter apart talaga kami sa isa't isa. Nag-zumba kami noon, ng saya-saya noon. Pero ayun nga, once lang yun. Kasi nga parang, syempre, mahirap na, di ba? Kailangan safe tayo lagi. Kahit na 1 meter yun, hindi pa rin natin. Oo naman. So, naman, Aya, when you're at home with your family, paano naman kayo sa bahay? Ako,
sa kusina talaga, parang hindi talaga ako maasahan dyan. Ang toka ko sa bahay, ako yung mga taga-repair ng ilaw, ng wifi, ng cable, ganyan. Yung mga wiring sa amin, ako yung taga-pukpok ng kung ano-ano. Recently, inayos ko yung lamesa namin kasi nga bumigiba na, ganun. And then, mas nag-uusap nung netong ECQ. Kayo naman, di ba husband mo yung kasama mo sa bahay? Yes, kaming dalawa lang. So ako naman si super housewife. Anong sexy mo pa rin eh. At saka, yan, di ba sila, Miss Star Carlo, si Tita Cheska Inigo, si Nat. Lahat ng mga kasama namin dito, sobrang gracious sila, sobrang generous sa pagbigay ng sila Brenda. Oo, tapos isang beses pa kaya guys, si Catriona, nagpadala siya ng sushi bake, naalala ko yun, sobrang sarap. Care of Sam Milton. Tapos si Sam, di ba, nagpapadala din siya, nagpapadeliver siya dito ng milk tea, di ba? Oo, tapos share ko lang, kapag tinignan mo yung chat box namin ni Sam, lagi yung, Aya, I have food niya, Aya, I have ganito, ganyan. Kasi lagi kang gutom, day. Di talaga. Ito lang ah, parang last night di dinner kami. Siyempre, social distancing pa rin kami. Meron, anong ulam natin kagabi? Parang bistek, di ba? Oo. Bistek yun, tapos may corn and carrots, tapos may rice. May natirang pansit nung merienda. Anong ginawa ni Aya? Di pinagsabay niya yung pansit, kanin, yung bistek. Parang oy. Yes, ha? Masasayang kasi yung pagkain pag walang kumain. At saka pa, bukod sa, di ba na-mention ni Ate Des na sobrang generous nga ng mga tao mamigay ng pagkain dito, lahat talaga mabait. So, parang hindi ka mahihiyang humingi kapag, o kaya, tanggapin kapag ino-offeran ka. Kasi di ba, minsan kulturang Pinoy lang yung kain. Dito talaga, feeling ko lang naman, totoo talaga yung pag sinabi nilang kain, sige po, kukuha ako, ganon. Lahat dito talaga ang babait. Sobra, salamat. Ay, naalala ko yung pinadala mong lasagna ba yun, Bake Man? Oo. Super yum. Ano may nakakagutom naman itong pinag-usapan. Anyway, Ate Des, pag-usapan naman natin yung ang sayo ay akin na nagte-trend gabi-gabi halos. Kaya lang, ikaw, kinaiinisan. Pero explain mo muna sa amin yung character mo para sa mga hindi pa nakakanood. Well, ako dito si Sonia. I'm the daughter of Tito Alvin Anson and Miss Cheska Inigo. Kapatid ko dito si Jeff Gaitan, si Jenny Hamora, tsaka si Sam Melby. Ako ang ate. So, bilang ate, kailangan strict. Well, tsaka gusto ko rin kasing ma-appreciate ako ni Daddy, ni Tito Alvin. Because dahil babae at nag-iisang lalaki lang si Sam, I want to prove that kahit babae ako, ay pwede akong mag-lead, pwede akong mag-manage ng Villarosa Construction na business namin. Kailangan boss ako dito, ganun. But favorite ba si Sam? Ni Tito? Well, because syempre, typically, di ba, sa kahit na anong family, ang lalaki magdadala talaga ng apelido. Correct? So, bilang si Sam lang ang tanging lalaki na sa pamilya namin, syempre, the father would think na dapat ikaw ang magtaguyod ng family business natin, 'di ba? So guys, sa mga naiinis diyan, wag na kayo mainis. Okay, may hugot si Sonia. Pero Ate Des, bakit sa tingin mo kinaiinisan si Sonia, yung character mo? Kasi sobrang taray niya. Sobrang taray ni Sonia, sobrang strict siya, iba yung thinking niya. At saka kaya niyang pagsabayin ng business at saka ng family. Especially that she has a daughter, di ba? Unika iha. So parang kailangan maganda yung upbringing ng anak niya. Hindi niya masyadong pinapansin yung asawa niya dito, si Sir Torre Carion.
Uh-oh. Pero kasi, ang ano ko, ang ideal na fina-follow ko talaga is my dad, si Tito Alvin. Ay, meron tayong mga ano, nanonood. At Nadia Nurhosen, watching from Australia now, more power sa show niya na ang sa iyo ay akin. Thank you, Nadia. Tapos Ate Des, meron pa? Yes, meron dito at Bebe Girl 29. Hey, Des, sobrang fan po ako. Inis na rin ako sa iyo tulad ni Marisa. Sana magbago pakikitungo mo kay Inis. Eh kasi nga, explain ko lang ha. Kasi naiinis ako kay Elise because ilang beses na siya nagkaroon ng miscarriage. Fine, naiintindihan ko yun. Di ba nagpapakasonya ako ngayon? Pero ano kasi, di ba yung wag mong alisin din yung focus mo sa asawa mo at saka you have to take good care of yourself kasi nakailang miscarriage. So parang how sad naman. Tapos mas gusto pa niya na inuuna yung business niya because yes, I learned na promise nga niya yun dun sa yumao niyang dad. Pero kasi ako, syempre, I wanna make sure that my brother's doing, na okay siya. Na hindi lang puro support lang at pagmamahalang. At nung siya ang magbibigay, kailangan, binabalik mo ladies. Eh, yun yung nakikita ko. Eh, mag-asawa na sila eh. So, dapat give and take. Mag-asawa sila. Eh, ako naman kasi paki-elamera ko sa relationship nila. Diba? So, ako, pinapakinggan kita ngayon, parang feeling ko, ramdam na ramdam mo. Gano'n ba kalayo yung Sonya sa real self mo? Like, nakaka-relate ka ba sa kanya? Ha? Ang layo. Oh my God. Alam mo, minsan natatawa nga ako kasi lagi na pupunta sa akin contributor roles. Oh. Kasi, siguro kasi ganito yung itsura ko. Parang, this is my normal resting face. No. So, I don't know. I think sobrang happy ako na maraming naiinis sa akin because ibig sabihin on effective ako. Oo. Diba? Pero character actress lang. Pero in real life, nako, mas mabuti pa tanungin yung asawa ko. kung ano talaga ako in real life. Pero share ko lang Ate Des. So kasi first time namin magka-work ni Ate Des. Ako, 'di ba? Never pa tayo nag-meet before. Tapos nung una, sobrang bait ni Ate Des. As in ano lang talaga siya, peaceful siyang brang in real life. Up front, nakikita ko si Marisa talaga, si Jody. Kasi yun yung nakikita ko na mas gusto ko yung ganun eh kasi ako personally, when it's business. When it's true. Your personal life, it's your own personal life. Pero ako kasi, wala pa naman akong anak. But when the time comes, I don't think naman me and my husband would have a problem in the future with that. Kasi very caring naman si Bing, very loving siya. And alam mo, up to this day, 2 years na kaming kasal, pero up to this day, parang feeling ko nililigaw. No! Kahit na sa lock and taping tayo, ah. Yung dumadaan, syempre hindi naman kami pwede magkita. Diba? Hindi kami pwede mag-hug or whatever. So, nagbabike siya, dumadaan siya. Tapos ganun ako. Hey, happy. Let our response be, sana all. Sana all. Oh, napadaan nga ako sa kwarto mo, Ate Des. Ang dami mo ngang mga paayuda dyan. At balita ko. Water. Sobrang thoughtful niya. Ayaw niyang, parang gusto niya feeling niya na nasa bahay pa rin ako na I'm taking care of. Oh. Ay, meron tayong from at Pauli19. Hi po, Aya and Des. Pa-shoutout po from Pangasinan, Lingayen. Wow. Hi, Pauline. Hi. Tapos meron pa. From Samantha at Samantha Chloe Manalastas. Pa-shoutout po, Miss Des and Aya. Lagi po ako nanonood ng Ang Sayo Ay Akin. Oh, thank you very much sa laging panonood ng Ang Sayo Ay Akin. Aya, ano naman yung ano, yung... Ah, teka. May,
Sobrang fun. Okay. Ayun naman. Ano yun? Fredelicious underscore 14. Hi, Mrs. Despan. Fan niyo po ako. Happy ako na nasa ang sayo ay aking ka. More powers po sa inyo at sa show ninyo. Thank you very much, Fredelicious. Fredelicious. Tapos from at ultimate underscore red. Kamusta po ka-work si Jody and Iza? Okay. Ako kasi, naka-work ko na si, syempre, naka-work ko na si Jody. Naka-work ko na rin si Iza sa isang movie. Sobrang happy ako na naka-work ko sa sila ulit sa isang napakagandang show. Sobrang ano, walang pinagbago. Walang pinagbago yung ugaling nila, si Jody, si Isa. They're still very, very humble. At saka, ano sila, open arms sila na tinatanggap kaming lahat dito sa show nila na part kami. Ikaw, Aya, anong inside. Ako yung top ko na yung mga yung nararamdaman niya. So parang that's good because you guys feed off each other. Maganda yung isang eksena eh. Pag nag-feed off kayo, pero minsan, di ba, may mga ka-eksena ka, wala ka talaga ng hugot. So, ano ka, self-hugot ka. Pero that's nice na ganun yung, ano, yung relationship mo na nagka-scene kayo ni Isa. Sobrang dami kong natututunan talaga, maski sa'yo at Ede. So, thank you. Sobrang thankful ako, lalo na first teleserye ko to. So, tapos mga veterano. So, wow. Sobrang thank you. Thank you, Ultimate Red, for the question. Ayun, Aya. Pero kasi, baka hindi nakaka, mga nanonood sa atin, baka hindi nila alam na VJ ka, di ba? At saka, beauty queen. Can you, ano ngayon yung nararamdaman mo na pumapasok ka ngayon sa acting from being a VJ, beauty queen? Tell us your story. 2018, doon ako nanalo sa Mutianang Pilis. Star Magic of Musto, gaarap ang mukha. So yun, sobrang bait nga nung mga nakatrabaho ko rin dito kayo, ate. Parang nag-share kayo ng experiences nyo, kaya kahit bago to sa akin, kumbaga merong taga-guide ka na rin. So, speaking of taga-guide, ano naman yung experience mo working with our very brilliant directors, si Direk FMR, saka si Direk Abel. How's your experience working with them? My God! Feeling ko, si Direk Abel, saka si Direk FM, feeling ko prof ko sila, yung ganun. Pero sobrang kalmado. Pareho silang kalmado, pero laging gusto mo i-game ka. Laging gusto mo, pag sinabi nilang, good. Sobrang, wow, galing na. Parang sobrang birthday ko kapag sinabi nilang, okay, ganun. So, ang galing. Sobrang galing nila, lalo na isa din sila sa mga tinitingala ko at ng industriyang to sa paggawa ng mga supat pelikula. So, sobrang honored talaga na sila yung first directors ko sa first teleserye ko. Yes, and everybody naman here is very happy to have you, Aya. Kaya thank you din sa how you are, yung pakikisama mo, kung yung pagiging, yung hungry mo ba sa learning experience ng mga scenes mo. Thank you for that. Meron tayo dito from at Janice L. Kabuyag. Parang may mental disorder si Marisa. Sobra kasi siya mag-isip ng masama towards kay Elise. Well, mga kapamilya, kasi diba, if you watch from the very first episode, maiintindihan nyo lahat ng pinagdaanan ni Marisa kung bakit ngayon ganun siya. Mm-hmm. And meron din ditong question, may eksena rin po ba kayo with Inay Maria? This is from at Joyce15. Sobrang fan po ako ni Inay. Aren't we all? So, ako super fan ako talaga ni Miss Maricel. Nakita ko siya nung minsan sa hallway sa ABS before. Sabi ko talaga, oh my God, gusto ko magpa-picture. Super starstruck ako. I mean, this was like what? 2 years ago, I think. Nakita ko siya sa hallway, sabi ko, kailangan ko magpa-picture. Kinakpalan ko mukha ko, nagpakilala ko. Hello po, Miss Maricel. Ako po si Desiree Del Valle. Pwede po ako magpa-picture. Oh!
So, ano feeling na nakatrabaho mo siya ngayon? Or nakatrabaho mo na ba siya before? No. Now lang. Kaya, first time. Kaya sabi ko, there was this, well, it's coming up. Pero hindi naman kami, magkasama kami sa isang scene. Pero hindi kami nag-usap sa isang scene. Pero, alam mo yung parang, I wish, Miss Keiko, Sir Dendo, paparinig lang po ako. Baka pwede, baka naman pwedeng may seed. Nang kahit isa lang si Sonia tsaka si Miss Maricel. Baka, ano feeling? Baka naman hinahanap ko si Marisa, ganun. Baka naman, JRB, charot. Pero ate, ano na feel mo nung nalaman mo na shocks kasama ko si Miss Maricel dito? Ano ako, sobrang speechless. Yung parang, wow, I can't believe. Sa 21 years ko in this business, 21 years, pero it feels like so long, pero ngayon ko lang siya makaka-work. Pero sobrang, sobrang happy ako, sobrang honored ako na makasama ko siya. And you know, offset, diba, pag nag-uusap-usap tayo, nakakausap ko siya, talagang nakaka, alam mo, natutulala pag tinitingnan ko siya. Tapos pag nagkakwento siya, ganyan. Tsaka ano, shout out kay Paula Angeles. Parang nag-share si Miss Maricel din sa kanya raw ng mga acting tips. Tapos to naman si Paula, shinare niya sa akin. Yes, oh, sobrang mamaya si Paula tsaka si Michelle may ano, makakasama dito sa Kapamilya Chat. Kaya mga kapamilya, abangan niyo po yan. Oh. And of course, ayan, si at Kenneth Colmenares. Hi Miss Des, musta po kayo? Sana po magka-baby na po kayo. Oh! Ako na natin, Des. Wish ko magka-baby ka na. Ako rin. Wish ko rin yun eh. Kala ko, wish mo na magka-baby na rin ako. Sabi ko, wag muna. Oh, gets ka pa. Tsaka, tingnan muna natin yung naniligaw sa'yo na tayo-tayo na nakakaligaw. Ah, so, tingnan natin. Actually, marami atang naniligaw dyan kay Aya. Pero kasi yung isa nakausap namin kakaako. Oh, sa ano ah? Ha? Sa itong platform. Siya kasi yung may pinaka maraming pagkain na binibigay, kaya siya yung pinakausap ko sa inyong lahat. Ayun. Anyway, merong natin shoutout. Kaya guys, kung gusto niyong mapalapit sa puso ni ano ni Aya, bigyan niyo lang po siya ng pagkain. Mukha siyang hindi matako, pero super. Oy, grabe. Ano naman, nagustuhan ko rin yung personality, matalino, gano'n. Hindi naman puro pagkain, grabe naman. That's a big, that's like 90% part ng gusto mo na kailangan mabusog ka, kailangan masarap yung pakainin sa'yo, no? Kailangan food first, hindi naman puro love lang. True. From at user 34582, wow. Hi Aya, shout out naman dyan watching from Jensen. Oh, thank you. Sana love din kayo ah, gabi-gabi. Tapos sabi ni at Kevin Hart, sabi na eh, kaya pala parang familiar mukha ni Aya, VJ pala siya. Buti yeah naman po, pinasok niya ang acting. Thank sample, you po. Sample. Oo. De, pero ano, let's thank our ano, our viewers na. Thank you po sa mainit na pagtanggap ninyo sa Ang Sayo Ay Akin. Sa mga sa ano, sa Facebook, they can follow us at ABS-CBN Network and they can also subscribe sa ating YouTube channel, ABS-CBN Entertainment. Mapapanood nila yan. Every weeknights po, 8:40 sa Kapamilya Channel and Kapamilya Online Live. Mapapanood niyo po ang Sayo Ay Akin. Thank you. I super agree ate Des na kailangan, ay, ang mas thank you yung audiences. Like, andito tayo para magpasaya, magpa-break sa nangyari. Pero thank you kasi alam ko yung pilot episode natin, 700% na mas mataas siya sa expected na viewership. So, wow. Yeah. Thank you. Saka, di ba, I think sa nanonood sa atin online, we have what? 28 million viewers. Tama ba? Oo. Pa-confirm natin. Pero alam ko ganun. So, ang dami ko rin nakikita ang mga memes, yung mga TikTok challenges, yung mga eksena. Oo nga. Guys, sana patuloy natin gawin yan. Suportahan natin yung Ang Sayo Ay Akin. Tsaka share ko lang, sobrang sila Miss Isa, sila Jody, sila Sam, nagpupuyat sila rin gabi-gabi. Well, everyone mm-hmm din naman. But nakikita ko lang din na sila ano Jody. Ano tayo eh? 12 hours ang working sched natin eh.
So, we get up early, nagsushoot tayo na maaga. Para maaga rin natatapos, break tayo sa gabi, pahinga. Same thing again the following day. And ginagawa natin to para pasayahin ang lahat. Yeah, nakikita ko, nag-share sa akin si Iza kung paano niya talaga inaaral yung script. Like, isang beses nga, nagkaroon na siya ng something sa mata nun. Pero na, ano naman, na-cure naman yun. Pero get, sobrang hard work lahat dito. Yeah. Oh. Dalawa ni Ate Des. So, para yun sa inyong lahat. So, again, 8:40 yan. Gabi-gabi. Yes, 8:40. Tapos ano, baka hindi rin nila alam kasi more than us na tayong mga actors na we memorize their script, we always have to get up early. Mas napapagod po ang staff at crew more than anybody else. Kasi mas maaga silang nagigising, mas maaga silang nagtatrabaho, mas maaga silang nasa set. Tapos na, pack up na, pero sila nagtatrabaho pa rin. And we're very thankful na nandyan sila at kailangan talaga yung energy natin, yung immune system natin, kailangan natin alagaan para patuloy namin kayong pasasayayin. True. Alam ko ang dami-daming nangyayari ngayon, as in, pero ayun nga, sana talaga ang sayo'y akin makapagbigay sa inyo ng breather ba o kaya ng pahinga sa lahat ng nangyayari ngayon, ang bigat-bigat na. Pero yun nga lang, mapapaisip din kayo dito sa Ang Sayo'y Akin. Pero sana talaga maging parte ng buhay nyo rin ang Ang Sayo'y Akin. 8:40 p.m. yan, gabi-gabi, sa Kaang Kapamilya Channel at sa ABS-CBN Live YouTube Live Channel. Sa YouTube. ABS-CBN Entertainment yun sa YouTube. Ayan, na-confirm na natin, 28 million subscribers po sa YouTube. Thank you very much. Nice. Wow, 28 million. Maraming salamat. Dagdagan pa natin yan. Kaya yan. So, guys pala, by the way, di ba kanina pa kami sabi, mention ni Ate Des na new normal lock-in taping. So, para lang ipa-visualize sa inyo kung ano nga ba yun. Dito nasa tabi ko yung mask ko na lagi kong gamit. So, ito siya. Ako rin, meron din ako niyan. Kasi baka they don't know na kapag nasa set kaming lahat ng staff, with the crew, with our director, with the AD, with the actors, lahat po kami naka-mask. And not only that, meron pa kaming face shield. Yes. Tapos meron din tayong ano dyan, alcohol. Very alcohol. Important. Ano talaga, yung tipong ginagawa na nga natin tong pabango, di ba? Kasi super alcohol, super kailangan mag-sanitize. Yung isa pang sacrifice, share ko lang, kasi di ba nga nakamask, hindi naman may iwasan na yung mask, katama sa mukha. So, let's say yung dressing room nasa second floor, tapos yung shooting location nasa ground floor. Yung paglalakad mo doon, wala kang takas, dapat naka-face shield ka and mask. So ako, ginagawa ko, nagdadala pa rin ako ng pang-retouch kasi nga, mabubura siya. So para pagtanggal mo, retouch ka agad ulit ng lipstick. So, yun, tsaka di ba pag nag-ano tayo, pagka nag-rehearsal muna tayo, so, naka-mask tayo na nag-rehearsal. Tapos, pag mag-take na, saka lang po namin tinatanggal yung mask. And then, right after, good take na, balik mask. Yeah. Alam mo, Ate, this na-challenge ako doon bilang actor. As in, kasi diba pag nagre-rehearse, dati, pag nagre-rehearse, normal. Like, parang take na, pero normal. Ngayon kasi, pag nagre-rehearse kami, naka-mask, tsaka naka-face shield. So, parang... Tapos, tapat-tapat pa yung mga ilaw sa mainit. Oo. Diba? Dapat mukhang fresh pa rin. Oo. Tsaka, naalala ko yung unang-unang kong eksena kay Direk FM. Ano yun eh, medyo mabigat yung scene. So, parang, kailangan nung rehearsal, pinaulit niya sa akin. Kasi, alam, sa mata lang, nakita niya na, baguhin mo to, parang ganun. So, ewan ko, parang siguro nakakabawas ng emosyon to, yung mask kapag nagre-rehearse, pero challenge na rin siya na galingan mo, kahit naka-mask, kailangan kita yung emosyon sa mata. Ganun.
Ay. Yeah, again, we want to invite everybody, please watch Ang Sayo Ay Akin. Weeknights po yan, 8:40 sa Kapamilya Channel and Kapamilya Online. Online yes. Live. Online live. Kapamilya Saka, Online. Mapapanood din siya sa Sky Cable, Channel 8 yan, on SD. Tapos Channel 167 on HD. And then, meron din sa Cable Link, Channel 8 siya. Tapos sa GSAT, DirecTV, Channel 22. Meron din syempre sa ating mga kapamilya all over the world, PFC Cable, and IPTV. Tapos, yung bagong-bago na iWant TFC app, merge of TFC Online, tsaka ng iWant. So guys, download yun na yun. Ako, ngayon ko lang ito nalaman. So, da-download ko na yun pagkatapos nito, yung merge of TFC Online and iWant. Yun. Yes, and of course, at mapapanood rin sa Kapamilya On Live, which are sa Facebook. Follow us on Facebook, ABS-CBN Network. And subscribe, please, to our YouTube channel, ABS-CBN Entertainment. Alright. Ay, at then, yeah. Merong binatong mga, may mga nagtanong. Ilang pairs ng damit ang dala kapag daw, ano to, pag, like, sa lock-in taping, or... Tsaka paano yung mga lod? So feeling ko ang ibig sabihin niya to sa lock-in taping. Ikaw ate this, yes. Pairs ang dala na damit? Actually, may listahan ako. Nilista ko kasi yung... I have ko yung may listahan. Hindi, kasi syempre, baka mawala. Char. Oo. Ayan o. I have, ito may list talaga ako. I have 12 belts. Belts ha? Belts lang yun. Oh. I actually have 2 suitcases. So yung one suit, di ba? Ang dami kong gamit. I'm so sorry. One suitcase is for my personal everyday what I wear pag dito lang sa hotel or pag pupunta lang sa hotel. Tapos yung isang suitcase, punong-puno na yan ng mga ang outfit. At syempre, may mga nakahanger din, yung mga pa-suit, ganyan yung mga pa-dress na hindi pwede mag-wrinkle. I have 5 sets of suits. Mm-hmm. I have 8 pairs of shoes. I have 3 pairs of sandals. My pants, slacks, jeans are 17 pairs. Skirts, kundi hindi kasi ako masyado ma-skirt. So, I only have 3. Dresses, I have 5. And I have 45 tops. Boom! Tapos, wala pa doon, syempre, yung mga essentials, yung mga, yeah. Yung mga strapless bra, nude, black, diba? Yung mga cycling shorts, yung mga yan. Ako, mas marami akong dala na damit para doon sa character ko than doon sa mga damit na ginagamit ko sa, like, yung pahinga. Hindi ako nag, kasi may nagtanong, paano yung mga laundry? Ako, nung first lock-in taping, laba talaga. Pero ako rin, naglaba ako ng mga essentials ko, like underwear, sandals, socks. Ay, naglaba talaga ako. Yung mga essentials na gano'n. Ako rin. True, ako rin. Pero yung mga t-shirt, yun na yung hindi ko na nilalaban. Parang naka-separate na lang sa loob ng maleta para sa bahay ko na lang lalabhan. Yes, tapos yung wardrobe naman natin, rest assured, they also sanitize our clothes. They, pagka after taping, kinukuha po nila sa amin yung damit, pinapalabhan po nila, tapos sinasanitize nila, na-UV pa nila. And kaya pagbigay na po sa amin noon, syempre, pupunta sila sa bawat kwarto, bibigay sa artista yung mga damit na gagamitin the following day for taping. Ano na yun, naka-prepare na yun, naka-plastic and everything. Sobrang everything sobrang ano sobrang super hard work talaga yung ginagawa nila just to make sure ano tsaka separate din yung mga damit from everybody else so talagang safe tapos at this naka-plastic pa yan talagang ano less contact as much as possible tapos talagang disinfect lagi sila pansin ko tapos mayroon pa nagtanong, nakikita-kita pa rin ba kayo even after taping? Ano yun? Meaning after nung 12-hour like, shoot? Yeah, kasi like, diba, lahat tayo naka-check-in sa isang lugar. So, nakikita po kami by dinner time. We usually pack up at around 8 o'clock,
minsan 7:30, 7:37 or 8 o'clock. Basta 12 hours yung work namin. And then, nakikita po kami, meron po ditong area kung saan po kami kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Pero mm-hmm. syempre, yung breakfast, lunch, merienda, usually sa set yon kung nasaan man kami. Tapos dinner time, nagsasama po kami dito. Pero super ano yan, parang decking, parang may social distancing pa rin, saka may time ng ano. Sometimes people would get their food upstairs and then they bring it to their room or doon sila kakain. Pero yung table tsaka chairs natin kasi sobrang nakaano siya. Nakakahiwalay. Nakakahiwalay. May parang marker kung saan pa pwede mong upuan. Napanood ko nga yung interview ni Miss Maricel noon. Nasabi niya, ang namimiss niya daw yung chikahan sa set. So, ako kasi, since first teleserye ko to, ang napansin ko naman, parang yun nga, pagkatapos ng cut, walang chika-chika, diretso sa dressing room. Tapos yung chikahan nga namin, magkakahiwalay kami. So, most likely, ang chikahan namin, yung chikahan ng isa, alam ng lahat. Kasi nga, magkakalayo kami. So, syempre, isisigaw mo yung chika mo. Yeah. Lalakasan mo kasi naka-mask. So, alam ng lahat. Pero at least yun yung bonding natin kahit, di ba, walang parang group 1, group 2, group 3. Parang lahat tayo. Oh. One big happy family and one big happy bubble. Diba? Oh, tapos, yung food, yun nga, nalagay na lang sa gitna. Ganyan na naman sa pagkain. Sinasabi ko talaga, yeah, I swear. Isa guys, ang saya-saya talaga dito. Ang saya ng chan ko dito. Oh, saya din ang ano, kain dito. Lamon eh. Lamon ka ayan. Oh. So ano guys, may mga tanong pa ba kayo dyan? Yan, abang-abang tayo. Thank you po sa pagsama po sa atin sa Kapamilya Chat. Yeah, thank you. Kaya po si Paolo Angeles at saka si Michelle Vito ang aking anak. Tsaka ano pa, exciting kasi marami pang papasok na characters. Well, bukod yes. sa akin. Yan ang abangan nila. Pero wag na nating spoil kung bakit may mga bagong characters na papasok. Oh, pero meron. At marami. Papasok yan ngayong second lock-in na. Yeah. So, alam ko bawal pa nating sabihin eh. Pero yun guys, bukod sa akin, si Agatha, abangan nyo yung pagpasok ko sa Ang Sayo Ay Akin. Meron pa. Boom, 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 boom. As in. At saka thank you po sa lahat ng mga naiinis kay Sonia. Thank you very much for that feedback. I'm glad na napapainis ko kayo. Pero promise talaga in real life. And there, you know. Sobrang white niya ni Ate Des. Tawag ko pa nga sa kanya dati, Coach D, kasi nga siya yung nag-lead ng Zumba namin. At buti na lang, Ate Des, na una tong Kapamilya Chat, kasi baka mainis kayo sa akin pag pumasok ako ang Saang Sayo Ay Akin. So, at least meron ka lang offer na, ano, na ganyan. O, alam niyo na, na mabait ako, ha? Ganyan. Hindi yeah. tayo konyo-konyo in real life. Doon lang yon. Ito. Pero thank you talaga sa lahat ng mga viewers. Again, mga kapamilya, maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap sa Ang Sayo Ay Akin. Dahil talaga naman nagte-trending at pinag-uusapan gabi-gabi. Thank you very much. Again, mapapanood nyo sa Kapamilya Online Live. Follow Facebook at ABS-CBN Network and subscribe to our YouTube channel, ABS-CBN Entertainment. And patuloy nyo lang din yung mga TikTok challenges, yung mga hashtags natin sa Twitter. Dati yung kay Miss Maricel, talagang sunod-sunod yung mga fans niya eh. So tuloy-tuloy lang natin yan guys. Tapos gabi-gabi, yan sa prime time bida pagkatapos kumain, manood tayo ng 8:40 p.m. ng Ang Sayo Ay Akin. Weeknights po yan. And of course, basta kayo sa bahay, always stay safe, always sanitize, disinfect, wash your hands. Pag lalabas po kayo, please wear your mask for your safety and for the safety of others. Mag-face shield na rin po tayo. Let's let this new normal be our normal way of living na talaga. Hindi natin alam. Nakakalungkot talaga tong pandemic na to, but we all have to adjust. May plano ang Panginoon para sa atin lahat.
this is just a test of our humanity. Tsaka always pray lang po tayo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Because everything that we're going through, malalagpasan natin to. Remember na hindi naman tayo binibigyan ng problema ni Lord kapag alam niyang hindi natin kakayanin. So, kapit lang tayo, kapamilya. Always be safe. Please, please. Kaya? Tsaka, mga kapamilya, hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ngayon may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero sana huwag niyong ipagsarili lang kasi marami kayo na nandito na makikiramay sa inyo. At hindi ibig sabihin na hindi pa natin nakikita yung pagbabago ay hindi na siya dadating. So darating din yon. Darating din yung pagbabago, yung improvement. Kailangan lang siguro natin daanan at dumaan sa butas ng karayom para marating yon. Mag-sacrifice ng, yun nga, maghugas lagi ng kamay talaga. 20 seconds, wag yung bilisan. Physical distancing. Tiisin muna kung gustong-gusto nyo ng makita yung mga friends. So, kaya natin to. As in, kaya natin to. At sana ang sayo ay akin ay makapagbigay sa inyo ng pag-asa. Again, maraming maraming salamat po mga kapamilya. Mula sa Ang Sayo Ay Akin cast. Thank you din, Ate Des. Hindi tayo Thank you, Aya. Thank you, kapamilya. Pray always, love one another. If we can help and share. At lagi po natin pong tatandaan, mask okay pag naka-mask. Keep safe, kapamilya. Thank you very much. Mabuhay po tayong lahat. Ang Sayo Ay Akin, 8:40 weeknights. Kapamilya Chat.